Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santin at pat. Magsiawit kayo at siya'y ipagdamal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo na may laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sama-sama muna nating aminin ang mga nagawa nating pagkukulang at pagkakasala sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating mismong sarili. At buong kababang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, kinuha ni David ang kaba ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakalalayo, nakaaanim na hakbang pa lamang ang mga dala ng kaban, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang tupa. Isinuot ni David ang isang linong ephod at nagsayaw sa harapan ng Panginoon. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trumpeta. Ipinasok nila sa tolda ang kaban ng Panginoon at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David naman ay muling nagsunog ng mga handog sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga tao sa ngalan ng Panginoon. Bago nagsiuwi, lahat ng mga Israelita ay pinakain ng tinapay, karne at pasas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang tugon po sa Salmo, sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Sino ang haring dakila? Siya'y hari ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Siya ang dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinayag niya, hari siya ng mga ama. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdating po dito sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Sa ating mga Pilipino, napakahalaga po ng samahan ng bawat pamilya. Kaya nga ito ay ating iniingatan at lubos pang pinagtitibay. Kaya mapapansin natin, no, kapag Christmas season, Easter season, no, kabi-kabila ang mga family reunion. Makikita natin, doon nagkakasama-sama. Dahil nga may bakasyon, siyempre. Hindi nawawala yung pagtitipon-tipon ng bawat pamilya. At totoo nga naman, naroon makikita natin na nagkakabuklod at nagiging matibay ang samahan ng bawat pamilya kapag mayroong mga ganyang pagtitipon. At dahil doon, malinaw kung sino mismo yung kapamilya at napagtitibay ng lubusan yung samahan. Kaya para sa atin, mga Pilipino, mahalaga ito. Mahalaga ang samahan ng bawat pamilya. Ngayon sa ating Ebanghelyo, narito ang mga kapamilya ng ating Panginoon na
pinuntahan mismo ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya may nagsabi sa ating Panginoon na dumating ang kanyang mga kapamilya, ang kanyang ina at mga kapatid. At makikita natin, yung pagdating na ito ng kanyang ina at mga kapatid ay naging daan ng ating Panginoon para ipahayag ang katotohanan tungkol sa kanyang tunay na pamilya. So, hindi lamang ibig sabihin doon sa dugo, kundi narito't ipinahayag ng ating Panginoon na ang bumubuo ng tunay na pamilya ng Diyos ay yung lahat ng tumatalima sa kalooban ng Diyos. Kaya nilinaw ng ating Panginoong Jesucristo, ito ang aking ina at mga kapatid. Ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. So hindi tinanggi ng ating Panginoon yung kanyang relasyon doon sa kanyang mga kadugo, mga kapamilya. Kundi narito't ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo yung buong kalawakan ng kanyang pamilya, ang pamilya ng Diyos. At dito nilinaw niya ang lahat na tumatalima sa kalooban ng Diyos, ang siyang ay kasama doon sa kanyang kapamilya. Kaya nga, nililinaw sa atin ngayon na ating Panginoong Jesucristo na tayo ay iisang angkan ng Diyos. At para tayo maging tunay na kapamilya ng ating Panginoon, kinakailangan na tayo ay laging sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ito yung magandang ating pagnilalansuriin. Paano natin pinagsusubikapan na ito din lagi ang kalooban ng Diyos. Tingnan natin, ito ba ay laging malinaw sa atin? Dahil lagi natin tatandaan, ano? Ay tayo yung laging nananalangin at nagbabanggit na sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. E tingnan natin, nagiging totoo ba tayo doon sa ating salita, sa ating relasyon sa Diyos? Napakapalad natin dahil tayo ay itinuring ng mga anak ng Diyos, kapamilya ng ating Panginoon, kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tingnan natin mabuti kung paano natin pinaninindigan ang ating katatayuan bilang anak ng Diyos, bilang kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang inaasahan sa atin, tayo ay magsusumikap lagi na sundin ang kalooban ng ating Panginoon. At ito yung inaasahan niyo sa atin. Dahil ito yung magdadala sa atin sa landas ng kaligtasan. Kaya, ito sana yung lagi natin pagnilayan at suriin sa ating sarili. Tingnan natin mabuti. Paano nga ba natin tinutupad sa ating pang-araw na buhay ang kalooban ng Diyos para sa atin? So napakahalaga na sundin natin ang utos ng pag-ibig ng ating Panginoon. Ito, yung magdadala sa atin patungo sa landas ng kaligtasan. Mahalagang utos ang sabi ng ating Panginoon. At ito yung utos ng pag-ibig. Kaya sana sa pang-araw-araw nating buhay, huwag nating makalimutan na tayo yung mga kapamilya ng ating Panginoon. Tayo mga kapatid ng ating Panginoon, anak ng Diyos. At nawa ito yung magdala sa atin para pag sumikapan lagi natin na sundin ang kanyang kalooban sapagkat ito ang tunay na maghahatid sa atin patungo sa ating kaligtasan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
ang alak at tinapay na bunga ng aming pagsisika. Panginoon, naririto kami ngayon, naghahandom ng aming alak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan na iyon dulot, kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa'yo ay likas. Sa pagupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan, inagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria ni Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalilis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan naruwaraw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
kapayapaan ng iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ng ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa Diyos lamang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sa Diyos lamang mapag-
kaluluwa. Sa kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming paikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinibigay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kahititan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan. At bilang alaala din po ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama ninyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, sa paghahangad nating makapagdasal nang mas mataimtim at maayos, ninanais nating magkaroon ng mga upuang may sandalan sa Divine Mercy Sanctuary. Sa ganitong diwa ay muli tayong kumakatok sa may mabubuting loob na maghandog ng tulong para sa katuparan nito.
Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating pamisahan at opisina para sa mga detalye. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasyam ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating mananampalatayang umayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Umayo at ipahayag Kanyang pagkalingat habag.
Isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.